Hello, magandang gabi mga ka-intro. Tayo muli nagbabalik sa ating JMod Gaming. Review muna tayo mga tol. Yan. So, pag-uusapan natin about ang Dragon Nest 2 Evolution Mobile. Bagong hahawak ay level infinite. Ayan. Pag-uusapan natin kung tatagal ba to or nagsasara katulad ng mga ibang Dragon Nest. Nagdaan na dumaan sa mobile katulad ng World of Dragon Nest Mobile na nagsara. Itong bagong humawak na publisher or developer ay ang Level Up Infinite. Yan yung publisher ng Honor of Kings. Tapos yung RPG na lumabas na parang Genshin Impact. Kalimutan ko yung title mga ka-intro. Ayan po yung meron silang official group, community group. Ayan po. Tapos meron din silang page. Follow na lang at like. Kung gusto nyong maglaro ng Dragon Nest, siguro mga ngayong taon lang ay lalabas yung open beta kasi nakaraan ay nag-close beta test sila mga ka-intro. And papakita ko sa inyo yung close beta test o gameplay nila nung nakaraang taon yata yung mga karakter. Panoorin natin mga ka-intro. Hindi muna natin tatapusin yung buong gameplay. Sisilipin lang natin. Ha. Mag-comment kayo kung ano yung palagay nyo. Kung anong mas maganda yung World of Dragon Nest o yung Dragon Nest Mobile Classic o itong Dragon Nest 2 Evolution. Forward natin sa character selection. Yan. May apat po na class po yan, may warrior, tapos mayroong archer, may cleric, at mayroong sorceress, din siya na. Ayan po yung archer, naka-lock gender po siya, hindi pa nakaglaro ng close meta noon ng Dragon Nest Evolution. Papakita ko po sa inyo ano yung gameplay. Sa mga hindi pa po naka-subscribe sa JMod Gaming, paklik po ng subscribe para lagi kayong na updated sa mga bagong labas ng mga games sa mobile, online, offline. Yan, pwede mo siyang i-customize kung ano yung tura. Na mag-design ay naman mo customize. Pinili natin ng close beta warrior. Forward natin ha. Nasa tutorial mode po yan kaya kalag na nasa doon. Tapos mo yung pagkita nyo yung tao. Comment kayo kung ano yung reaction about sa gameplay. Maganda ba? Mas okay yung mga previous Dragon Nest. Siguro this year lang o next month or next 2 months lalabas na yung open beta kasi lumabas na yung close beta noon. Kaya posible naman kung lalabas another close beta na nakakasawa na yun. Mas okay yung direkta open beta. Kahit beta test na walang beta receive. Ayan. Medyo okay din yung graphics mga
Ano forward natin dito sa 6 minutes. Ah, kunyasa. Nasa ano na tayo, nasa town. Makikita nyo nandiyan na yung ibang player sa pin. Kita nyo. Parang hindi masyadong HD yung graphics. Hindi katulad dun sa World of Dragonist na parang mas realistic yung ano. Ito parang pinaghalong Dragonist Classic. Kasi nung close beta test, kung natatanda niyo pa sa mga naglaro noon, masyadong bug, maraming problema. Sana sa open beta maayos, walang problema. Parang wala siyang auto attack, parang manual attack po yan. Forward natin dito sa May 11. Masilip lang po yan sa gameplay. Mohonga, 그리고 페일리가 어떤 사... 다들 조심해! 주변부터 조사하자고! Aka 본 우크랑 상처가 비슷하네. 비교 꼴랑 yung class nila dun sa selection. Maraming class yung nahanap ko na wala dun sa class selection katulad nung parang assassin wala. 이 옷차림은 메리가 말한 학자랑 똑같잖아. 저... 아, 알겠습니다. 이 sinasabi ng iba, pinaka-okay na Dragoness na lumabas ko yung World of Dragoness. Kaso yung problema, yung admin or yung developer, hindi nila maayos yung mga problema or mga like cheaters, mga rebundles dun sa game. Hanggang sa nagsara na sila. Sana ito sa Dragon Age 2 Evolution, hindi nangyari yung nangyari sa World of Dragon Age. Biglang nag-doubt yung sir. Sa tingin ko pwede na, pwede. Ganda. Ganda yung combat system, wala siyang DLC. Parang Dragonist class na siguro ko na medyo inisog na. Parang pure dungeon type din siya. Tapos may town siya, parang kikita-kita yung mga player. Hindi siya katulad ng World of Dragonist na talagang pure open world yung game style niya at yung map niya. Yun yung magkita-kita yung mga player. Bisa kahit sa ang pin. Pure manual talaga na wala siya auto attack. Hindi ka pwedeng mag auto attack dito. Yan. Pero so far nung close beta test, marami din naglaro. Super crowded yung server na to. Mahirapan yung pagpasok. Yun yung experience ko nung close beta test. Yung pinapanood natin ngayon, ito yung nirecord ko na close beta test na nilaro ko noon. Baro 뛰어내린 건가? 아, 소간. 이건 방금 그자가 던진 단검이야. 나나사 오피셜 릴리스 오 오픈 베타. 해커드 씨와 얘기해봐. 이조 임프룹 nila 'yung graphics. 그냥 나사사비 ko sana ayusin nila 'yung mga bugs sa public encounter no close beta. 사람이 불리는 자유세. 신뢰받는 I'm sure marami pa rin maglalaro nito kahit hindi siya same dun sa World of Dragonist or Dragonist Mobile Classic.
So ayan nga mga ka-intro, ayan. Hanggang dito lang muna yung video natin. Pinag-usapan natin about sa Dragon Age 2 Evolution. Kung gusto nyo maglaro, i-follow nyo yung page nila. Maging updated sa mga post. Balita ko, kasama tayong Pilipinas sa i-release dito. Kita-kits ulit mga ka-intro sa next video ko. Salamat sa subscribe. Nakapalo sa Facebook ko. Salamat.